Good afternoon mga kalokis, once again, welcome back to my channel. This is your Albulario, once again, Juju Shamu TV mga kalokis. So mga kalokis, kung baguhan ka pala sa channel na to, napadaan ka, mga silent viewers natin na di pa nakapag-subscribe, ay inanyayahan ko kayo mga kalokis. Kung sa palagay nyo, nakakatulong naman yung mga videos natin, at saka nakaka-relate kayo, nagugustuhan nyo. So ano pa yung inihintay nyo mga kalokis, please subscribe, hit the notification bell icon. Select all mga kalokis, pagpindot nyo sa bell para parati kang updated kung ano man yung mga videong i-upload natin mga kalokis. So sa yung topic natin mga kalokis is about pointing. So marami kasing nagtatanong yan. So actually, ang pointing talaga, doon yan talaga sa mga Texas or yung tinatawag nating mga slasher game foul or yung may tari. So ngayon, magbibigay tayo ng sariling pointing. Kasi manok din naman yan eh. Pointing na pang naked hell or yung pang oriental or yung pang boxing na pointing. So sa ating pagbabalik mga kalokis, yan yung tatalakayin natin. Magbibigay ako ng tips dyan paano tayo nagpipoint ng manok or yung nagpipointing ng manok. So sa ating pagbalik mga kalokis, titirahin natin yan. Ito na mga kalokis, balik na tayo. So tuloy-tuloy tayo, shoutout muna tayo. Joshua Corseno of Iloilo, shoutout sa inyo dyan mga bro. Undol Siamu, Rasman Saji from Lamitan, Mujo of Isabela, Toto Asdal of Sambuanga, JP Panorel, Typhoon Joe, Roy Mark Panis, Cotabato, Bradfeld Sunir, Edward Dubibar, Saji, Said Haji Zaman Lawa of Northern Katarman Samar, mga kanukis, shout out sa inyo. So kung sino yung gusto magpa-shout out, comment lang kayo mga kanukis dito sa video to. So di na tayo magpaligoy-ligoy pa to save time. So doon kanina nasabi ko na pointing. So ano ba yung pointing? Yung pointing mga kanukis, kailangan sinabi nating point matulis, tulad nito, matulis talaga, nakakasugat. Ang ibig sabihin, condition na condition, 100% condition, walang sakit, basta condition na condition siya. So para ma-avoid natin yung off niya, na ma-off siya, at saka dapat nasa peak mood siya or yung talagang kumakain talaga ng manok, yun yung tinatawag nating pointing. So paano ba natin mapanatiling point yung manok natin? So paano ba tayo magpipointing mga kanukis? Actually, yung pointing mga kanukis, yun yung ginagamit ng mga sabungero sa Texas or yung pangtari na manok. So ngayon, first time ever siguro to, na ako siguro yung una talaga, or i-correct nyo lang ako kung mali ako ha. Ako lang siguro ang unang nag-vlog ng pointing dito sa yung pang-boxing or pang-naked hill mga kanukis or pang-pauwak. So ito, 3 days before the fight, ito ang gagawin nyo para ma-point yung manok nyo. Ang ibig sabihin, point, matulis na talaga. Ibig sabihin, kumbaga sa kuampab, astig na, mabangis na siya. So number one, ito ang dapat gawin nyo. So kailangan may keeping pins tayo. O, ikikip natin yung manok natin malayo sa ibang manok, malayo sa disturbo, malayo sa mga bata, malayo sa lamok. So kailangan lagyan natin sila ng yung mosquito net, para hindi lalamukin yung manok natin. Kasi pag lalamukin kasi mga kanukis, nababawasan yung dugo nila, nagkakaroon ng anemia or uneasy siya kasi makati yung sakit kuha ng manok. So doon, nakaka-apekto sa pointing yon. Pointing, 3 days before fight. So, kailangan di siya madidisturb para hindi may stress yung manok. Diba? So, lagyan nyo lang ng mosquito net, malayo sa init, at saka hindi nauulanan. Ha?
di na uulanan. Kasi nagkakasakit din yan. Hindi na point kung magkakasakit. Hindi na siya mabangis. So, number two, limber. Kailangan, sa 3 days na yan, ililimber mo rin yan. Pasisingawin mo. So, sa umaga, siguro 3 hours, 4 hours, balik mo naman. Para lang, yung limber na yan, mga kanukis, malayo sa disturbo, malayo sa aso, malayo sa ibang manok. Kasi nakakahawa yung ibang manok. Malayo din sa mga bata. Kasi yung mga bata, kasi kung minsan, umiikot yan, naghabulan, nagtatapunan. So, pag natapunan yung manok natin, nai-stress na naman. So, kailangan sulim. Yung area na wala talagang bata, walang aso, wala lahat. At saka lagyan natin ng sapin. Sapin, mating, or mating, mga kanukis, para yung manok natin 101% sanitize, or hindi nakakatuka ng mga ibang bagay na yon yung isasakit ng tiyan niya or hindi siya matutunawan. So kailangan limber natin pero may sapin, ha? Okay. So number 3, importante dito para mapuwent yung manok natin, dapat nagko-carbo loading tayo. So repair nyo na lang doon sa 21 days conditioning natin, mga kanuki, sa PIDS. 21 days conditioning with carbo loading. Nandoon na yan sa may video tayo niyan. Actually, yung last part doon, yung 18, 19, 20, 21 doon, yung 3 days carbo loading yon. So, bakit nagka-carb loading tayo? So, kailangan kasi, mga kanukis, carb loading. Kasi kailangan may stored energy siya. Kasi yung energy kasi, mga kanukis, nakukuha natin yan doon sa carbohydrate. So, ano ba yung ibibigay natin? So, actually, nandoon na yon. Pero, isasabi ko lang. So, yung linagay natin doon is yung kanin at saka mais. Naglalagay tayo. So, kung paano ilagay, tingnan nyo lang doon sa vlog ko, mga kanukis. 21 days conditioning plus carbo loading. So, yun. Yun yun, ha. Para maiwasan yung pag-off ng manok pag maubusan ng pagkain, ha? Pag maubusan ng energy, nagtagal yung labanan, so kailangan saan siya huhugot. So makukulaps yung manok natin pag wala, ma-off siya. So kasi lahat ng carb, excess carb, mga kanukis, nai-store diyan sa muscle, sa mga kidney, or basta sa loob ng katawan. So lalabas lang yan kung kinakailangan yan. Yan yung extra energy na gagamitin nila. So kaya kailangan yung carbo loading straight 3 days talaga. So kung 21 days ka, so 18, mag-carb ka na. Sigo, so, di ba? So mais at saka kanin yung gamit natin. Puntahan nyo lang doon sa video natin. 21 days conditioning PIDS. Okay. Number 4. Kung may cardio, carbo loading tayo, tubig. Ang iba kasi, akala nila nagre-reduce sila ng tubig. Pwede tayong mag-reduce ng tubig kung slasher yung game natin or yung Texas. Kasi yung Texas kasi, pag nasubraan ng tubig yan, pag tinamaan niya ng bulang or yung sports, ay yung slasher, tari, nag-i-spray yung dugo. So, madaling mamatay yung manok. Pero, ibahin nyo yung sa Naked Hill, mga kanukis. Sa 21 days conditioning natin, dapat may tubig talaga. Walang may tubig. Pagka 3 days pointing natin, mga kanukis, may tubig, doon lang tayo maiiba doon sa deophyte. So, like for example, deophyte ngayon. So, ngayon, nakapag-decide ka na 1 hour before mo ilaban, painumin mo na ng 60 ml na tubig, mga kanukis. So, actually, may video tayo dyan, mga kanukis, paano pinapainom yan na hindi nabubulunan. Ha? Gagamit yan ng syringe na may hose. Suksok dito. Ganun. So, may video tayo yan. So, 60 ml, 1 hour before the fight. Bakit 1 hour before the fight? Para naka-burk na siya. Kasi kung 10 minutes or 5 minutes lang before the fight, so, mabigat pa at saka hindi pa nakapag-burk yun. Ikaw, kahit na yung tao, painumin ng maraming tubig tapos takbo agad. So, di ba, ang bigat ng katawan mo. So, yung momentum mawawala. So, kailangan 1 hour or 40 minutes before fight, okay na. 60 ml lang. So,
Yun yung number number 4, tubig. Number 5, ito, importante dito, energy enhancer. Dapat nagbibigay tayo ng energy enhancer. Ito din, nasa conditioning na natin to sa vitamins. Siniparit lang natin, inisa natin ngayon. So, energy enhancer, ano ba yung mga energy enhancer or stress reliever ng mga oral drops o Respigen, Dragon Driver, at saka Reload, yun. So, yung sa akin dito, Dragon Driver. So, paano ba natin gagamitin? So, pag nagbiyahe tayo, pagdating natin doon sa area, kung saan kayo nagpapauwak, patulo ka dalawa. Oral sa manok ka, hindi ikaw yung patuluan ang manok. So, after, nakapahinga na kaunti, nag-decide ka na na itapad. So, ngayon, nag-decide ka na itapad. So, 30 minutes before, bitiw siya sa kuhan tarik, tulo ka na. So, ibig sabihin, kung nagtapad ka na, before mo itapad, tulo ka na, 5 drops, tapad ka na. So, ngayon, siguro 30 minutes na go na kayo, magbasa ka pa, okay na, yun na. 5 drops, 30 minutes bago ang laban. Energy enhancer. So, kailangan yan, energy enhancer. Kasi, Dragon Driver lang. Hindi ko na-explain yan mga ganukis kasi alam nyo na yan. Pag energy enhancer, stress reliever, so, ibig sabihin, nagbibigay yan ng enerhiya at saka nawawala yung stress sa training. At saka sa biyahe. Kaya, may drops tayo na ganito. So, number 6. So, number 6 mga ganukis is itong observation or observe your chicken, observe your warrior. So, kung wala bang masamang nararamdaman yung manok natin, kasi yung manok natin hindi naman yan super science or yung robot. So, observe muna sa 3 days. Pag hawak mo sa manok mo, pag medyo may pilay, cancel na. Pag may medyo may sipon, cancel na. Pag medyo may luha sa mata, cancel na. Pag medyo ayaw kumain, wala na tunawan, cancel na. Yan yung observation. Para puwensya. Huwag yung may nakita ka na, iba na yung tae ng manok mo, iba na yung kulay ng manok mo, kulay ng ipot nila, tuloy pa rin. So doon, hindi siya puwent. Mag-uup yan. So ang puwenting kasi, matulis talaga. Walang dahilan. Wala kang mapapansin na kakaiba. Kondisyon talaga. So, importante ito, observation. Pag ganun mo, may lagnat, wag na. May sipon, wag na. May nagluha-luha, wag na. Ayaw kumain, wag na. Hindi natunawan, wag na. Diba? Simple. May pilay kaunti, wag na. So, cancel. Reset na naman. Ha? I-reset mo na naman yung tirada. Ha? So, yun. Observation. The last but not the least is number 7. Pakainin talaga ang manok. Kaunti lang. So, kung nagbibigay kayo ng 40 grams, 30 grams to, pakainin mo before kayo pupunta doon. Kahit na 10 grams lang. So, pagdating doon, pag ganun mo, wala nang laman, pakainin mo na naman. Ha? Kailangan may laman talaga. Kasi ang manok, nag-uup yan, hindi yan pointed pag walang laman at yan. Ikaw daw, pag gutom ka, nakakapag-isip ka ba? Hindi ka nakakapag-isip. So, kailangan, kahit na pang, kumbaga sa Bisaya pa yan, pang babag-babag lang. Babag-babag lang, ikaw lang tagsaging. So, ganun lang. Importante, magdala ka. So, pakainin mo ng, hindi din kailangan busog. So, pag punta mo doon sa area, may pagkain, pahawakan mo. Pag medyo kaunti na lang, siguro, mapisil mo, kaunti na lang, dagdagan mo, kuha ka. Ha? Huwag yung pabayaan na magiging empty yung butsi ng manok nyo. Kasi masisira ang buhay ng manok nyo dyan, hindi papalo yan. So, yun yung dahilan kung minsan, tatakbo dahil sa gutom. Diba? Kasi yung manok talaga, parang buang yan. Lalong-lalo na yung mga nikidil, yung mga oriental sus. Parang mga buang yan. Tingnan mo, hahabulin ka talaga dyan pag nagpapakain ka.
So, ganun yan mga kanukis. Huwag nyong hayaan, ha? Kailangan talaga pakainin na yung mapipisil mo dito, nawala na. So, dagdagan mo naman. Huwag lang sobra. Di ba? Mas maganda siguro, one-fourth sa butchi niya. Peeled talaga yan. Napaslakan talaga. So, yun lang mga kanukis. Yun yung pinaka-simpleng quinting natin mga kanukis. First time ever yan dito sa Oriental Bread. Di ba? So, correct nyo lang ako kung kuan, ha? So, disclaimer lang, atin-atin yan mga kanukis. So, kung walang pilitan yan, kung maniwala kayo, okay lang. Kung hindi din, okay din. Pero sa nakikita nyo, advantage yun pag sinunod nyo. Pero walang pilitan dito. Ha? Yun lang mga kanukis. At saka yung mga produkto na pinagsasabi natin doon, hindi tayo paid, ha? Hindi paid promotion yan. Nagkataon lang na yun yung ginagamit natin at nagugustuhan natin. So, ito pala yung Jojo Shamu TV mga kanukis na FB page natin. Kung gusto nyo mag-follow dyan, follow nyo at saka like. Okay. At saka ito yung GNM Brazilian Mix Shamu mga kanukis. Ito yung FB page natin. FB account natin. So, kung may mga gusto kayong tingnan dyan kasi nagbibinta tayo ng manok, okay lang. Walang problema. So yun mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung simpleng topic natin. Alright.